Sangkatutak ang pwedeng pasyalan ngayong Pasko ng ating mga kababayan dito sa Pampanga. Isa na riyan ang Recreational Adventure Park Center na ito. Tampok ang anim na nakakasabik na atraksyon at activity kung saan pwedeng mag-bonding ang pamilya. So isa sa mga tampok na rides dito sa sandbox ay ang 39 feet na giant swing na ito na sasakyan namin ni ate. So kayanin natin to. Merry Christmas! Kumusta naman yung ano ride? Nakakatakot nung una. Oh. Nung yung unang swing medyo hindi ka makahinga na maayos. Pero yung second okay na. Okay na. Okay lang. Na-try mo ulit. Ayoko na. Uwi na kami. Masusubok din ang tapang ng mga namamasyal sa 49 foot free fall. Yay! Dahil nakakalula, marami ang nanginig ang tuhod bago tumuloy. Pag tumingin tayo sa baba, may tendency na hindi na tayo tatalon kasi mauuna yung fear natin sa height and then matatakot tayo. So yung pinaka sinasabi namin sa guests para hindi sila matakot, is tingin lang ng straight lang sa tingin. Pero ang batang babaeng ito, mapapasabak ka naman sa exercise sa aerial walk, isang obstacle course kung saan daraan ka sa wall climbing, Jacob's ladder at iba pa bago makapag-zipline. Ang pamilya Sugay galing pa ng Amerika at Australia ang ibang kaanak. Iba ang Pasko dito. Mafe-feel mo talaga yung Christmas. Mafe-feel mo talaga. Hindi katulad sa ibang bansa. Sa San Fernando naman, tiyak na mag-e-enjoy ang mga bata at feeling bata sa theme park na ito. Dito makikita ang pinakamalaking Ferris wheel sa buong Pilipinas, ang Pampanga'y, na may taas na mahigit 200 talampakan. Sa tuktok nito, matatanaw ang Mount Arayat at iba pang bahagi ng Pampanga. At sa malalakas ang loob, pwedeng subukan ng drop tower, loop coaster, at ang space shuttle. Kapag pagod na ang katawan sa iba't ibang pasyalan, sa gabi, busugin naman ang mga mata sa isang tradisyong talaga namang tatak Pampanga, ang mga giant lantern. Taon-taon, isang kompetisyon pa nga ang ginagana para sa pinakamagandang higanteng parol. JP Soriano, GMA News.